Na mga 2015 hanggang 2018, ang Villanova ang isa sa best college team sa US nang manalo sila ng dalawang national championship noong 2016 at 2018. Sa lineup na yon ng Villanova ay marami silang NBA player na na-produce. Andyan si Josh Hart, Dante DeVincenzo, Eric Pascal, Jalen Bronson, Omar Spellman at ang player ngayon ng Phoenix Suns, si Mikal Bridges. Nang 2018 NBA draft ay na-under fire dito ang Sixers at ang dating coach na si Brent Brown ng mga fans dahil sa isang pangyayari na ginawa nila na masasabing mali sa tingin ng mga fans. Pero sa perception ng management ay tama yon dahil nga ginagawa nila ang paraan para talaga maging contender noon ang Sixers. At yan ang babalikan natin para sa episode na to. Pero bago ang lahat ay balikan muna natin ang naging kwento nitong si Mikal Bridges bago siya pumasok sa NBA. Nagmula siya sa Malvern, Pennsylvania na noon si Mikal Bridges ay nasa 6 feet pa ang height bago siya mag-high school. Sa kanyang freshman year ay naglaro siya para sa Great Valley. Pero noon ay hindi pa siya ganun kapokus sa paglalaro ng basketball. Hanggang dumating yung sophomore year na si Bridges ay tumangkad at umabot siya na nasa 6'6" na dito talaga siya naging mas interesado sa paglalaro ng basketball sa Great Valley. Nag-average siya noon ng nasa 20 points at 8 rebounds per game. Nakasama pa siya noon sa ranking ng top 100 players ng ESPN, na dito naman siya nag-commit para maglaro noon sa Villanova. Sa malamang, alam nyo na kung bakit nagalit noon ang mga fans ng Sixers. Tuloy natin yung kwento. Habang nasa Villanova kasi siya, ay nag-redshirt ito noong 2014-2015 season, sa kanyang freshman year yon. Sa madaling salita, hindi siya naglaro. Ang tinuturo kasing dahilan dyan ay wala sa kondisyon ang katawan nitong si Mikal Bridges nung kanyang freshman year. Sobrang payat pa niya noon. Naisipin nyo na lamang yung isang player na 6'6 or 6'7 yung height na ang timbang ay nasa 170 pounds lang. Mas mabigat pa itong si Isaiah Thomas na nasa 5'8 or 5'9 yung height. Kahit nga 10 push-up ay hindi niya magawa. May nakita ding issue sa shooting form noon ni Mikal Bridges habang naka-redshirt siya na inayos pa yon ng kanyang coach at binilt siya bilang isang 3-and-D player. Sa buong freshman year na yon ay nakakasama pa rin naman siya sa mga activities ng team gaya ng practice, kasama din siya sa coaching staff at minsan siya din yung kumakatawan bilang scout ng Villanova kapag naghahanap sila ng player. Ang isa nga din sa tumulong sa kanya noon ay ang kanyang ka-teammate na si Josh Hart na isa sa mga veteran player ng Villanova. Pagdating naman ng sophomore year niya ay na-develop ang katawan nito na mula sa 170 ay naging 205 pounds itong si Mikal Bridges at naging part siya ng second unit ng Villanova. Sila din noon ang number 1 team sa ranking. Si Bridges din ang tinuturing noon na isa sa best defender sa Big East Conference. Ayon din pa sa isang article kung merong model para sa isang 5-tool player ay si Bridges ang pwede maging model ng ganung player dahil kaya niyang umiscore, dumepensa, 3-point shooter at kaya din niya maglaro ng multiple position. Sa unang taon ng paglalaro niya sa Villanova ay nag-average siya ng 6 points at 3 rebounds per game. Pero hindi makikita dyan kung gaano siya kagaling at matindi talaga siya sa depensa. Pwedeng example dito ay si Kawhi. Hindi ko sila pinagkukumparang dalawa. Ang sinasabi ko lang ay kung paano tumatakbo yung game nitong si Mikal Bridges. Dito ay nanalo pa nga siya ng kanyang unang national championship. Sa ikalawang taon ng paglalaro naman niya ay nag-average dito si Bridges ng 9 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Nakasama siya noon sa starting lineup at napili pa siya bilang Big East Defensive Player of the Year noong 2017. Dalawa sila noon ni Kyrie Thomas ng Creighton. Since mula siya sa Pennsylvania, si Mikal Bridges ay naging hometown hero para sa Philadelphia at gusto ng mga fans na maglaro siya dito. Ang ginawa naman itong si Bridges ay tinuloy niya yung kanyang paglalaro sa huling taon niya sa college. Kasama niya dito si Omar Spellman, Jalen Bronson, Eric Pascal at Dante DeVincenzo. Lahat yan ay nakapasok din sa NBA. Pero noon si Mikal Bridges ang tinuturing nilang star player. Sa Villanova kasi karamihan ng kanilang mga players ay tumatagal talaga sa kanila ng at least 2 season. Hindi katulad ng Duke at Kentucky na karamihan ng mga players ay one and done. Nag-average siya dito ng 17 points at 5 rebounds per game. Kasama pa ang 43% mula sa Beyond the Arc. Nanalo din siya ng kanyang ikalawang national championship noong 2018 kalaban naman ng Michigan at ang mga players noon na nakalaban niya ay sina Duncan Robinson, Jordan Poole at itong si Mo Wagner. Nang 2018 NBA draft ay sumali na nga siya dito. Kasama niya si Jalen Bronson, Dante DeVincenzo at itong si Omar Spellman. Dito nangyari yung mala Vince Carter na senaryo. Ang pumili kasi dito kay Mikal Bridges ay itong Philadelphia 76ers bilang 10th overall pick. At sinabi nga niya na gusto talaga niya maglaro dito
dahil dito naman talaga siya nakatira at yung nanay niya ay nagtatrabaho bilang Vice President ng Human Resources ng Harris Blitzer Sports Entertainment. Na siya ding may handle dito sa Philadelphia 76ers. Sa madaling salita, makakasama ni Bridges yung nanay niya habang naglalaro siya para dito sa Philadelphia. Sa draft night, yung mga interviews niya sa press conference ay kinukwento ni Bridges yung kagustuhan talaga niya maglaro para sa Sixers. Puro Philadelphia ang nasa conversation ng mga interviews. Nang biglang mayroong magtanong na reporter kung ano ang pakiramdam niya na na-trade siya papuntang Phoenix Suns, na wala siyang kaalam-alam na na-trade na pala siya. Halos ganun din kasi ang nangyari dati kay Vince Carter, na na-trade siya habang nasa interviews pa. Siyempre, ang ginawa ni Bridges noon ay parang inisip na lang niya na baliwala yon, dahil naturuan na rin siya ng kanyang ina kung paano talaga tumatakbo ang NBA. Dahil halos dito rin naman siya nagtatrabaho, nagalit noon ang mga fans ng Sixers dito kay Brent Brown na dating coach at dati ding GM ng Sixers, na tinrade nila yung 10 pick para sa 16 pick, kasama pa nga ang isang second round pick mula sa Phoenix Suns. Sinagot din yun ni Brent Brown sa isang interview na ang ginawa niya ay sa ikabubuti ng franchise, dahil na din na good deal yung nakuha nila at ayaw rin naman nila mawala itong si Bridges. Sa galit ng mga fans ng Sixers dahil nga sa pagkakatrade itong si Bridges ay nagtrending yon sa buong US, at dito naman hinandle ni Bridges yon na maayos sa professional way. Sa ngayon naman ay nasa pangatlong taon na si Mikal Bridges dito sa Phoenix Suns, at nakikita ng mga analyst ay makakapasok ito sa all-defensive team. Sa rookie season kasi niya ay nag-average ito ng 8 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Madaling makita ang kanyang stats kasi by numbers yon, pero sa defensive end ay mataas ang rating nito si Mikal Bridges. Sa NBA kasi ay halos nare-record lahat mula sa points, rebounds, assists, turnovers, blocks, halos lahat ng mapapanood mo sa game. Sa kanyang rookie season kasi ay pang-pito itong si Bridges para sa merong deflection. Ito yung sequence sa isang play na matatapik mo yung bola, maharang mo yung opensa para makapagpwersa ng loose ball, lahat ng bagay na makakapigil sa isang play para makagawa ng points ay nililista yon sa NBA. At ito ay pumapasok sa stats under nga sa defensive rating. Kaya mataas nga ang kanyang defensive win share na last season ay kasama pa rin siya sa top 10 na merong mataas na rating na yan, under nga dito sa deflection. So yan ang isa sa tinitingnan para mapasama sa all defensive team. Hindi lang yung blocks at steal. Kaya mahirap i-calculate yung defensive efficiency kumpara sa offensive rating. Sa unang 7 games itong si Mikal Bridges, ngayong season ay may average siya na 14 points, 5 rebounds at 1 block per game as of January 5, 2021. Kaya mataas din ang kanyang defensive efficiency at offensive efficiency. Medyo mahirap ang masabi na magiging most improved player itong si Mikal Bridges, dahil unang-una ang kalimitang basis dito ay yung 5 major stats. Sa all defensive team kasi ay masasabing mas malaki yung chances nitong si Bridges na makapasok. So ito yung catch dyan, mas malaki yung makukuha ni Mikal Bridges kung masasama siya sa all defensive team dahil nakalista ito bilang requirements sa collective bargain agreement kesa sa most improved player. Na kapag nakapasok siya sa all defensive team bago ma-expire yung kanyang kontrata ay mas malaki yung makukuha nitong si Bridges kumpara sa mananalo siya ng most improved player award. Sa malamang meron din magsasabi na bakit si ganito at si ganyan ay nakakuha naman ng malaking kontrata nung manalo sila ng most improved player. Si Bridges kasi ngayon ay nasa rookie contract pa, meaning nasa qualifying offers pa rin yung pwede niya makuha after ng kontrata na yan. Sa kakalimitan, yung mga nananalo bilang most improved player ay nakakasama sa All-Star selection or napapabilang din sa All-Defensive team or All-NBA team, kaya sila nakakakuha din ng malaking kontrata. Yan ang naging kwento nitong si Mikal Bridges, ang isa sa tinuturing ngayon na best defender sa NBA. Bago ko tapusin ang episode na to ay huwag nyo namang kalimutang i-click yung subscribe button.